So, welcome sa channel ko. Ako nga po ulit si Aldrin Peña ng Dream Media Production. At today, meron tayo isang panibagong tutorial na gagawin. At ayun, ang ituturo ko ay kung paano nga ba mag-upgrade ng RAM. So, basically, ang RAM ay isang random access memory na kung saan ito yung isang part ng isang laptop or computer na ginagamit natin para hindi mahirapan yung computer din natin sa mga process, sa mga ginagamit natin, sa mga software. Kasi may mga software na talagang kailangan ng mayroong mataas na RAM para hindi din mahirapan yung processor natin kapag ma-under na. So, ang RAM kasi guys, siya yung hahawak muna dun sa mga gusto mong i-run. Siya yung mag-handle muna nun. Then, ang processor, siya yung magpa-process lahat. So, ibig sabihin, kapag yung processor mo malakas at yung RAM mo ay ganun din, yung mataas siya, nasa 8GB RAM, 16GB RAM, or higher pa, kung ganun yung kataas yung RAM mo, ibig sabihin, mas mapapabilis. So, ngayon, itong laptop na to, itong Lenovo, ito yung gagamitin natin ngayon na i-upgrade natin. So, kailangan, buksan muna natin to. Siguro wala nang ibang pag-uusapan. Simulan natin. Let's go! Ang Lenovo na to guys ay meron lang siyang 2GB RAM na memory. So yung 2GB RAM na yun, hindi siya ganun kataas, hindi siya ganun kalakas para sa iba. Kasi lalo na kung gaming ka or yung mga pang multimedia talaga na ginagamit sa pag-edit ganun. So hindi siya ganun kalakas, hindi niya kayang buhatin yung ganun kataas na specs. So kailangan niyang mag-upgrade. So ngayon, gagawin natin, bubuksan natin. So inuulit ko guys, sa mga sinasabi ko lagi sa vlog, hindi lahat na laptop pare-pareho yung paraan niya paano buksan. So meron talagang process 'yan. Makikita niyo naman sa mga ibang tutorial diyan paano magbukas ng laptop niyo, yung sarili niyong laptop. So ito kasi, kung mapapansin niyo, ito lang siya. Dito natin siya bubuksan mamaya. Ayan. At ayun, medyo matagal-tagal bago tayo nakapag-umpisa ng pagba-vlog. So siguro bubuksan muna natin 'to. So guys, sa video na 'to, hindi na muna tayo magma-mic para mabilis lang tayo. So kailangan bubuksan muna natin 'to. Ito dito sa part na to, ayan, kailangan natin mabuksan yan para makita natin. Guys, nung una kasi na ginagawa ko itong pagdadagdag ng RAM na to, yung pag-a-add ko ng RAM, nag-aalangan din ako nun na mag-upgrade kasi nga, una, hindi ko alam kung paano ibuksan yung laptop ko. Then pangalawa, paano ko malalaman kung supported nga ba siya ng ganung RAM. At syempre, kung ilan yung slot niya, yung importante dun yung kung ilan yung slot ng RAM ng PC mo. So, kailangan talaga mabuksan mo yung laptop para makita mo. May mga laptop kasi na hanggang 8GB RAM lang yung pinaka maximum na ano niya, supported na RAM. So check nyo na lang yung mismong brand or model ng laptop nyo kung hanggang saan yung kaya niya. Kasi yung mga halos nilalabas ngayon guys, medyo matataas na yung RAM na pwede sa kanila. Nasa 16GB, lalo na yung mga DDR4 na. So may mga ibang-ibang klase ng RAM. Meron DDR2, DDR3 at merong yung bago ngayon yung DDR4. So pang laptop yun ha. So guys, eto, kung mapapansin nyo, eto yung RAM na isa, DDR3 siya guys, eto. Eto yung RAM, so meron siyang isang slot at pangalawang slot. So kung mapapansin nyo dito guys, meron siya 2GB na PC3, 10600S yung ano, nakalagay na dito sa frequency niya. So, kailangan, kapag gumagamit kayo nito, na magdadagdag kayo, mas okay na din yung low voltage o kaya naman yung pareho sila dapat ng frequency para hindi masira yung laptop. O minsan kasi may mga bagay na umiinit siya ganun. So, kailangan yun yung alamin talaga natin bago tayo mag-upgrade. So, pwede mo namang itry na itry yung isang RAM kung aandar o hindi. Kasi kapag hindi naman talaga siya ported o hindi naman talaga siya aandar, pag binuksan mo siya guys, kung 2GB lang yun, 2GB lang talaga kahit na merong additional na RAM na nakalagay kasi matitrace niya. So ngayon, ito yung ilalagay natin na RAM, 2GB din to. Ito yung itatry natin na ano, DDR3L din to. Same frequency sila. Ang gagawin lang natin guys, ito, madali lang naman eh. Dahil 2 slots lang, i-add mo lang siya na ganyan, then close. Then pagkatapos, ibabalik na natin siya dito. Ilalak na natin. So kadalasan na tanong, required ba na i-format ang laptop pag nag-add ng RAM? So ang sagot ko lang dyan, depende sa inyo kasi minsan wala naman siyang virus, so wala naman naging problema, okay lang din na hindi na i-format kasi RAM lang yung hindi nagdag. Kumbaga, ang laptop mo ay mas bibilis siya kaysa dun sa dati mong experience sa laptop. So i-close lang natin. Thank you.
Ayan guys, so ngayon ang gagawin natin, try natin siyang buksan kung naging 4GB siya o hindi. Kasi 2GB siya dati, titignan natin kung magiging 4GB siya. Paano nga ba natin malalaman? Press lang natin yung BIOS setup. Kung hindi nyo pa alam kung saan yung BIOS setup, click nyo lang dito sa description. So kung mapapansin nyo dito guys, ayan, naging 4GB na siya. Ibig sabihin, na-add na. Kasi nung kanina, naging 2GB lang siya. Hindi ko na siya na-record, pero 2GB lang siya kanina. So ayan, makikita nyo din dito, ito yung processor niya. Basta dyan nyo lang siya makikita guys sa BIOS setup kung nadagdagan na. Pwede nyo din siyang check sa device manager nyo. Doon nyo din makikita kung ilan talaga yung RAM nyo. Ang gagawin natin, tatry naman natin siyang buksan kung medyo maganda na yung process niya o yung performance niya. I-click natin yung power button. Kanina kasi medyo talagang lag or mapagal siya magbukas. Kasi nga meron lang siyang 2GB. May mga na-experience din kasi ako na minsan hindi natin maiwasan na hindi under yung RAM. O kaya nasira na. May mga sira kasi may mga sira talaga ang mga RAM na hindi na talaga pwede. Pero kung ikaw, meron kang suggest ko na din, kung meron kang isang laptop pa na sira, kunin mo yung RAM tapos ilipat mo yung sayo, diba? Para mas mapapabilis na din yung ano, yung sa laptop mo. Kasi para hindi na din masayang kesa sa naka-stock, ilagay mo na lang sa laptop mo. So ayan, titingnan natin. So kanina, yan, sobrang tagal niya bago mabuksan talaga. Oh, di ba? Mas bumilis kesa sa kanina talaga, sobrang ano na, bagal. So, yung sinasabi ko sa device manager kanina guys, kung gusto nyo malaman, ipunta lang kayo sa device manager. Windows 7 pa lang to, pero ipoformat ko nyan siya ng Windows 10. Kasi pinapoformat din nung ano, nung nagpapagawa. So, kung gusto nyo malaman kung paano magformat, check nyo lang sa channel ko, tsaka dito sa description, nakalagay naman dito lahat. Tingnan natin sa properties, dito sa device manager, ayan, dito, sa system pala guys, nagkamali ako nina. Kung mapapansin nyo dito sa baba, ayan, kung mapapansin nyo dito sa baba, meron siyang 4GB RAM, tapos 2.93GB lang yung usable nya. So, meron pa siya, nakaisol dito 32-bit, kaya okay na din, diba? Hindi na siya ganun kung ano, mahihirapan. Ah, so ngayon guys, ipoformat ko naman siya ng Windows 10 na 32-bit. So siguro papakita ko na din dito, mismo process ko paano mag-format. Pero kung gusto nyo na mas clear, dito sa description. So ang gagawin ko ngayon, itutuloy-tuloy ko na itong video na to para sa mga na-experience ko, mga error, makikita nyo din. So guys, ito na yung flash drive. Ito yung gagamitin natin ngayon. Ito yung lagi kong ginagamit dyan. Una, syempre, sasaksak ko na to dito sa mismong flash drive slot. Pag nagpo-format kayo, siguraduhin nyo nakasaksak sa charger yung ano. So ayan, buksan na natin, nakasaksak to. Isiset natin to sa BIOS setup. So ang gagawin natin ngayon guys, i-check natin kung ano na yung nangyari. So check natin yung properties kakatapos lang ng pag-format. So yun guys, Windows 10, tapos 4GB RAM na, tapos 64-bit ko natin. At siguro hanggang dito na lang video na to, kahit paano, sana may natutunan kayo. At kita-kita tayo ulit sa mga susunod na vlog. Maraming salamat sa panonood, paalam. So today guys, ngayon papakita ko nang, so gagawin natin, punta tayo dito sa Google ulit, ang pinakamabait natin kaibigan. At ang ituturo ko din ngayon sa inyo guys, kung paano din gumawa ng isang bootable ISO na gamit nga yung production. At today ang pag-uusapan natin ay ano nga ba ang pwede nating gawin kapag meron driver sa laptop natin na nawawala o meron tayong hindi magamit. For example, at today ang pag-uusapan natin ay kung bakit, kung nga ba kinuha yung course na IT o Bachelor of Science in Information Technology. So kung gusto mo malaman ang mga na-experience tuturo ko sa inyo. So ngayon kasi sa mga panahon ngayon guys, uso na yung mga nag-hack ng mga Facebook at iba-ibang mga hindi natin pwedeng ipakita sa iba, di ba?